Nag-start ako ng FeedPro 2019. Nagsimula ako dahil dati akong hospital chaplain. Paglabas ko sa hospital, naghanap ako ng feeds na antibiotic free. Dahil 30 years na ako sa larangan ng business pero nag-chaplain ako, nalungkot ako. Dahil hindi bababa sa 15 na tao ang pinanalalangin ko sa hospital. Dahil sa cancer, dahil sa dialysis, nag-research ako at napakalaking percentage ang tao ngayon na nagkakasakit dahil sa mga kinakain. Kaya ang ginawa ko, lumabas ako ng ministry, naghanap ako ng feeds through research sa internet. Nakita ko na FeedPro lang ang feeds na walang antibiotic. At bilang ama at anak ng magulang ko, ayaw kong kumain sila ng karne na contaminated ng antibiotic. Nag-umpisa ako mag-FeedPro. Tinanggal ko lahat yung feeds, ibang feed brand. FeedPro lang. May social responsibility ang bawat tao. May social responsibility ako. At kung ano yung kaya kong gawing kabutihan, yun ang gagawin ko. Kaya ako nag-FeedPro. 90% very positive, red meat, matipis ang balat. Masaya sila, hindi na raw sumasakit ang dibdib nila at hindi na mabaho yung babuyan nila. Masaya ako nakakarinig ng ganon. Tapos masaya akong naririnig yung mga ibang customer ko na diretso fertilizer na yung hindi na nila kailangan i-compose ang dumi ng FeedPro. Paglaki ng baboy, may mga pinapadala yung mga customers ko na video na very meaty sila, mabigat sila. Natutuwa ko, wala akong narinig, very positive talaga. At kaya ako nagbebenta, hindi naman dahil lang sa pera. Yung social responsibility namin, may lolo na rin ako eh. Lumaki kami sa feed business. Doon po kami napag-graduate ng parents ko. So nung nag-asawa kami, ako, nag-start kami mag-branch out. Ang dealer po dito ay si Bagyo Arca. Si Bagyo Arca po, siya po ang tatay ko. So dahil nasa feeds na po kami ever since bata kami, naghanap siya ng feeds na pwedeng makatulong sa tao, sa end user. Goal namin ni Papa, actually, magkaroon ng piggery para ma-promote lalo yung pork meat natin. Future plan ko talaga is magkaroon ng meat shop na ang binebenta malinis na karne. Yung ibig ko sabihin sa malinis is antibiotic free, steroid free, synthetic substance free. Sa Bagyo, kumukuha kay Arca Greens sa Lacandula. Kaya nung pinuntahan ko, meron doon. Kaya simula noon, nung nalaman kong may FeedPro pala dito, naghanap na ako ng agad, biik para alagaan. Sa mga nag-aalaga ng baboy na hindi pa nakapagsubok ng FeedPro, mai-recommenda ko yung FeedPro kasi mas marami yung probiotic niya at walang halong antibiotic. Tapos ang mas maganda pa sa FeedPro, pwede mong ibabad, pwede kang mag-wet feeding or dry feeding. Ang ginagawa ko kasi wet feeding. Maganda kasi sa wet feeding is sa isang kilong feeds is 3 litrong tubig. Madadagdagan mo yung pagkain ng baboy kaysa nung dry feeding. Naghanap ako ng FeedPro kasi nasubukan ko na nga since maganda, so naghanap ako. And then from Buyagan na naman hanggang sa makilala ko si Sir Arcas na meron pala dito sa Baguio na mas malapit. Actually, yung unang-una is walang amoy. Unlike dun sa dati kong ginagamit before na hindi ka pwedeng hindi maligo pagka mo sakwan kasi nga amoy ka talaga eh. Hanggang sa eto nga, natry ko itong FeedPro, wala. And then pagdating naman sa pagpapakain is parang mas nakakatipid ka pa compared dun sa other brand. Dun sa sukat at saka kwan ng pagkain. Then okay naman yung mga baboy, malalaki, malusog. Usually is nag-uuraga ako, kung alam niyo yung uraga, yung nagkakatay, tapos inaano ko sa mga kapitbahay namin. Sabi nila is unlucky raw ng difference. Mas malasa talaga yung sa FeedPro. Mayroon kaming pamangkin dyan na nag-aalaga ng baboy. Gamit niya yung ibang feeds. Kaya lang, malapit sa bahay ng kanilang mga auntie, nagre-reklamo yung kanyang tita, kaya naghanap siya ng mga
feeds na walang amoy. Pumunta sa Bagyo, nakita niyong sa brochure ata. Sinubukan niyang ipakain sa kanyang baboy. Maganda naman, kaya hindi nagre-reklamo ang kanyang auntie. Kaya sinabi niya sa amin na hindi maamoy yung dumi, kaya sinubukan namin bumili ng Feed Pro. Kaya yan ang ginagamit namin ngayon. May rekomendo ko yung Feed Pro sa pagbababoyan kasi mas maganda yung walang amoy. Yung baboy makikita mo eh. Medyo malusog. Sa dalawang buwan lang pagpapakain namin eh, medyo malusog na yung baboy namin. Kakabsat, siyak ni Edgar Chan, tiyar ka grings, adatoy kaya ka lakandula. Amamudak ti kaaduan kada kayo, kindi nananang kintatang iyo. Lako kami ti feeds, idi, tano kumita. Ngam tatangay kat sa balin ti pananaumi, iti biag, kat aglaklako kami ti feeds tata. Nakayat mi nga makatulong iti komunidad tayo nga agpakan iti nalinis nga karni nga awan ti antibiotiko na. Dumawat ang nati tulong kinsuporta kinyayo nga numabalbalin kat padasan nyo lang nga agusan no maragsakan kayo o no makontento kayo o no haan adakada kayo data. Tiket mi lang apo kat awan ti antibiotiko tikan kanan ni tatang ko, ni tatang tayo, an anak tayo, apapo tayo. No DJ lang ti kayak nga arami din nga tulong habang adat tuyak, pinagnignegosyo, kat dumawatak ti parabor yung mat nga padasan nyo dato eh. Ang kumot nga ipilit, padasan nyo lang. Agyaman ak, Diyos agyaman kada kayo, apo.